mga kabusiness, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po, suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayan, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabusiness. God bless ating lahat. Hi po mga kabusiness. Mga kapapi, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Bumabati po sa inyo ng magandang gabi dito sa Middle East, around Middle East. Magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Mga kabusiness, panibagong reaction video po natin ngayon. Alam naman po ninyo yung title natin. Ano? Itong nirehab ko si Bong sa aking pagmamahal. Ayon kay Clarissa. So, yun pa ang matinding sinabi nitong kanyang sidekick friend, ang kanyang beautiful sidekick friend na nagsabi, hindi na po babalik si Bong kaila kabusiness. Okay, so reactionan po natin yung kanyang sinabi na kumbaga itong mga ano nila, mga sinasabi nila sa live ni Clarissa ay nakukuha nila ito sa mga komento dito sa live ni Clarissa. Dito sa nagsasabi na kung nasaan daw si Bong, at may sumagot din na baka nandoon daw kila KB. At sumagot itong kanyang beautiful sidekick friend ni Clarissa na ay hindi na po babalik si Bong doon kila kabusiness. Diba? Dito sa sidekick friend ni Clarissa, hindi naman nag-assume sa sila kabusiness dahi na si Bong ay babalik pa sa kanila. Kasi alam mo kung bakit? Although man na hindi naman matitiis nila kabusiness yan si Bong, ay tatanggapin pa rin nila yan kung halimbawa at ay itatapon uli ni Clarissa yan at babalik yan doon kaila kabusiness. Pero alam mo ba kung bakit ako may sinabing pero? Hindi mo alam lahat ng mga solid supporter ni kabusiness na nagmahal kay Bong. Nag-hate na sila ngayon kay Bong. Ayaw na nga nila makita yung pagmumukha ni Bong dyan sa vlog ni kabusiness. Ayaw na nila. Marami nang nagsasabi. Kaya, you don't have to need na ipamata mo sa mga tao na hindi na babalik si Bong. Then, isaksak mo yan sa baga mo. Diba? Diyan sa'yo ang beautiful sidekick friend ni Clarissa. So, dito, sa pamagat natin, nirehab ko si Bong sa aking pagmamahal. Mayroon kasing komento doon sa kanyang live na sinabing ayan ay parang hindi na kailangan magrehab si Kuya Bong, parang narehab na rin. Kaya sinagot nitong si Clarissa, oo, nirehab ko si Bong sa aking pagmamahal. Okay. Asan kaya yung ano yan, yung rehab na pagmamahal na sinasabi nitong si Clarissa? At ito ba talagang tumino na itong si Bong magmula dyan sa kanila? Kasi naalala po natin, no, mga kabusiness, mga kapapi, dito mismo sa kanyang live na sinabi niya, tingnan niyo po mga kalabs, 3 weeks pa lang si Bong dito sa akin, pero I'm so proud of him kasi nagbago na talaga siya. Hindi na siya umaalis ng bahay, lagi na lang siya dyan sa bahay, kaligkain, tulog na lang yan siya, at naglalaro po siya sa kanyang cellphone. Diba? Yun ang sinabi mo. Yan ang sinabi ni Clarissa. I'm so proud of him kasi hindi na siya umaalis ng bahay. O ngayon, pati Doña Santa, Doña Ana, Clarissa, naabot na ni Bong. So, ano ka ngayon? Nga, diba? So, dito nga ang ibig niyang sabihin sa nirehab niya si Bong sa kanyang pagmamahal. Ay hindi naman siguro ito si Bong tatalikod dito kay Laka Business kung hindi niya ito pinangakuhan ng kanyang matamis na rehab na pagmamahal. So dapat, yung rehab na pagmamahal na sinasabi mo niyang Clarissa, patunayan mo sa mga tao na talagang pakakasalan mo si Bong at hindi mo iiwan si Bong. Samahan mo ito hanggang dulo, 'di ba sinabi mo sa iyong vlog, sa iyong mga live, sinasabi mo always na mga kalabs, hanggang dulo po tayo, hanggang dulo, 'di ba?
Yan ang lagi mong sinasabi. Sana mahalin mo din si Bong na hanggang dulo ng iyong buhay. Hanggang kaduluduluhan, hindi mo to siya iiwan. So, ano ba itong na babalitaan natin? Di ba mga kabisnis? Na itong si Bong ay laging gumagala. Yan din ang sinasabi ni Clarissa sa kanyang vlog, na si Bong ay nasa galaan. At saan na yung sinasabi mong nirehab mo si Bong sa iyong pagmamahal? Bakit hindi na nakikinig sa iyo si Bong? Bakit hindi mo kayang pagbawalan o kontrolin si Bong kung talagang nirehab mo siya sa iyong pagmamahal? Saan na naman kaya si Bong ngayon? Clarissa, hanapin mo kasi kung nasaan na naman yung beloved boyfriend mo. Diba? So ito kasi, bago kasi itong magsalita ay hindi mo na nag-iisip. Diba? So, ngayon, ang dami na, marami to yung komento, naririnig, nakikita, nababasa. Ang nangyayari ngayon kay Bong, diba? So, kung naalala po ninyo mga kabisnis, mga kapapi, ito po yung sinabi niyang, ito po ang nalaman natin na kumbaga kung papagtagpi-tagpiin natin, ay talagang napakaganda ng pagkabuo ng kwento ni Clarissa dito sa kanyang ginagawang kabalbalan. At tingnan po ninyo mga kabisnis, mga kapapi. Nung first live niya, kung naalala ninyo, may nag-comment yan sa kanya na nagsasabi, atikla, kunin mo si Bong kila kabisnis, 100% magmi-millions ang views ninyo pag kayong dalawa ang magbablog. Yon. So, eto ang pinanghawakan ni Clarissa na hinatak niya ngayon si Bong. Nang nakuha niya na si Bong, akala niya nakakakuha niya siya ng ginto. Hindi ginto ang nakuha mo, kulay ginto lang. Anong kulay ginto? Kulay tae. Yan ang kulay na ginto. Diba? Hindi niya kasi naiisip porket nakikita niya dito kay kabisnis na million ang views ni Bong dito kay kabisnis. Magmi-million din ang views dyan sa kanya. At hindi naisip nitong si Clarissa na ang plataforma o ang kabisnis ay iba ang kanilang life, ang kanilang style sa pagbablog kesa sa pagbablog mo. Diba? Iba yung ginagawa na strategy ni kabisnis kung si Bong ang kasama nila. Kaya sila nagmi-million ng views, kaya sila nagte-trending. So, ang nasa isip ni Clarissa, pag makuha ko si Bong, magte-trending din ako. Diba? Yun ang nasa isip niya eh. Kaya, ang ginawa niya nito, sige, kumbaga, lalabanan ko itong kabusiness family, kukunin at kukunin ko si Bong sa kanila nang ako naman ay mag-trending. So, nanang dito na ito sa kanya mga kabusiness. Anong nangyari? Wala nga, 'di ba? So kaya niya itong dinadahilan na naman ngayon na ayaw na naman niya isama sa vlog dahil nga hindi niya mahuli-huli si Bong na nandiyan sa bahay. Nasa galaan ito. 'Yun din siguro ang isa na hindi niya na maisasama. One time na nag-live siya. Galit na siya kay Bong, 'di ba? Nag-umpisa na yung live niya ay hindi pa dumating si Bong. Late na si Bong nang dumating. Anong sinabi niya? Nasa basketball si Bong. Basketball court si Bong. Doon si Bong namamalagi. Alam niyo kung bakit nandoon si Bong? Kasi nabanggit ni Bong yun. Kaya ako bumaba. Kasi dumating yung girlfriend ni anak ni Clarissa. Kaya umalis siya sa bahay, dumating yung girlfriend. So siguro nahihiya siya doon magtambay. Kasi nga nandoon nga yung lovebirds, di ba? So, yun. Kung siguro hindi niya maagilap si Bong na ito, kaya sinasabi na lang niya hindi na niya ito isasali sa kanyang live. So ano yung rason niya doon bakit niya hindi isasali? Dahil ba doon na hindi niya mahuhuli na wala sa bahay si Bong? Diba? Kaya naman itong pinilit talaga niya hinatak dito kay Laka Business dahil yon ang gusto niya. Para makakahatak din siya ng views tulad ng nakikita niya yung views doon kay Laka Business kung si Bong ang kasama. Ngayon, nung nandito sa kanya, hindi pumatok, kumbaga, sa pagkain, hindi mabenta. Ang kita niya doon kay Laka Business ay mabenta ito si Bong. Pagpunta dito sa kanya, walang benta. So, anong gagawin niya dito? Di itatapon? Bibitiwan? O, anong gagawin niya dito? Di ba?
So nakita naman po natin ngayon kung saan-saan na lang itong gumagala si Bong, 'di ba? So ibig sabihin ay hindi na ito makokontrol ni Clarissa. Siya pa kaya, sila ka business nga dito kay Bong ay ang haba ng pasensya nila at hindi nila ito kinukulong. Pinapalaya nila ito. Pero tumatakas pa rin ito sa kanila. Na tumatakas at umiinom ng alak. Hindi nila makontrol si Bong kasi yun nga ang sinabi ni Mr. Kabusiness. Si Bong ang ugali niya is ugaling hindi maintindihan, kumbaga unpredictable. Kumbaga parang ano, hangin na habagat papunta rito papunta roon. Yun ang pangingisip ni Bong. Kung makaisip siya na pupunta siya. Kahit pagsabihan mo pa siya, sabihin mo siya huwag kang pumunta doon. Pupunta pa rin siya. Kaya dito kay Clarissa, kaya siguro niya inaganito na binibigyan niya na ng laya kung saan gusto ni Bong pumunta at hindi niya na isasama sa kanyang live. Dahil siguro sa ganito na naiinis na siya, hindi lang niya malabas-labas dito sa kanyang live ang pagkainis niya dito kay Bong at ang galit niya dito kay Bong kasi nga nasa social media siya. So ito pa yung dahilan niya na baka daw nagsasawa na yung mga tao sa panonood kay Bong. Alam mo Clarissa, dito kay Kabusiness, hinding-hinding magsasawa ang mga nagmahal kay Bong, panoorin siya dyan kay Kabusiness. Ewan na lang bakit nandyan sa'yo na sinabi mo nagsasawa na yung mga taong manood sa pagmumukha ni Bong. Siguro sa nakikita mo, hindi ka nag-gain dito. Wala kang nakuha dito kay Bong nang ginagamit mo ito. Mayroon ka man nakuha na views, kaunti. Hindi yung gaano talaga na katulad doon kila Kabusiness na nag-trending si Bong. Ang mali kasi yung pagka-isip mo. Kasi, mga Kabusiness, di ba? Kung ano yung nandoon kay Kabusiness na napatok doon si Bong kila Kabusiness, hindi mo sasabihin na kukunin mo si Bong ay papatok din yan sa'yo. Katulad nitong si Clarissa, akala niya, pag makuha niya si Bong, ay katulad ng views niya. Yung views niya katulad kay Kabusiness o humigit pa kay Kabusiness. At yung subscriber niya ay humigit pa kay Kabusiness. Hindi itong iniisip ni Clarissa na si Bong, dito sa communities ni Kabusiness, siya sikat. Hindi siya sa other community na sikat. Dito lang mismo kay Kabusiness sikat siya. Kasi dinala siya ni Kabusiness eh. Kumbaga si Kabusiness ang nagdala kay Bong para sumikat siya. So in the other hand, hindi na siya kilala ng ibang tao. So sa ngayon ay yung mga solid supporter ni Kabusiness na nagmahal kay Bong, they're still solid Kabusiness. So they don't like to go with you Clarissa. So nung napunta siya sa iyo, hindi siya pumatok dahil nga ayaw ng mga tao sa iyo sa ginawa mo sa Kabusiness. Ngayon dinagdagan mo pa talaga yung inis ng mga tao sa iyo, kinuha mo si Bong. Ngayon unti-unti mo itong bibitiwan. Unti-unti mo itong pakakawalan. Dahil na naman siguro ka nagkaganito sa Bisaya pa, naburingog na naman yung utak ni Bong. Ay alam na siguro ni Bong, nakaramdam na siguro si Bong na hindi mo itutuloy yung kasal mo sa kanya. Kaya ganyan na naman yan siya. 100% isa sa mga araw na ito si Bong nandyan sa kalsada na mumulot na naman ng kalakal. Hindi na lang kasi itong si Clarissa na awa dito kay Bong. Hindi na lang ito kasi itong si Clarissa nag-isip kung ano yung kahinatnan after all sa gagawin niya dito kay Bong. Sa palagay ba ninyo itong si Clarissa, pag yan si Bong ay nandyan na naman na gusgusin na mukha na naman siyang basura, kaya pa kaya niya tiisin ito na ibalik doon sa poder niya? Hindi ba? Hindi kasi siya nag-iisip. Ang sa kanya kasi, kukunin ko yon, basta't kukunin ko, para sa akin, para sa sarili kong kapakanan. Ngayon, hindi man ito pumatok dito sa kanya, wala siyang makukuha dito kasi hindi nga pumatok, hindi nga nag-gain ang kanyang pangarap na mag-gain doon sa kanyang YouTube channel at kumuha siya ng malalaking views. Hindi niya naisip ang views na makukuha niya ay doon kay Kabusiness. So kinuha niya ito si Bong, akala niya kilala ng buong mundo si Bong. Hindi niya naisip kilala si Bong dahil doon sa community ni Kabusiness.
Hindi kilala si Bong sa ibang community. Dito sa community ni Kabusiness kilala si Bong. So paano niya magagamit si Bong kung hindi kilala si Bong doon sa ibang community? Na alam nitong si Clarissa lahat ng mga solid Kabusiness ay galit sa kanya. Ayaw sa kanya. Pero all that matters, kahit galit sa kanya, gusto pa rin ng mga tao, gusto pa rin ng solid na Kabusiness. Pakasalan niya si Bong kasi ito yung pangako niya para naman tumino itong si Bong. Tingnan natin kung pakasalan niya ito at titino ito. At sana naman itong pangako ni Clarissa, itong sinasabi niyang Rehab ng kanyang pagmamahal, nirehab niya si Bong ng kanyang pagmamahal, ay ipakita niya ito sa tao kung ano ang ibig niyang sabihin sa rehab ng pagmamahal na yan. Yan, dapat lahat ng mga sinasabi mong pangako, tuparin mo yon. I-prove mo sa mga tao na hindi ka sinungaling, na hindi ka plastic, para mabawasan naman ng kaunti yung pagsasabi ng mga tao sa'yo na napakasinungaling mo. I-prove mo yon, lahat ng pangako mo, gawin mo yun. Yung rehab na pagmamahal, ipakita mo yun sa mga tao. Yung sinasabi mong na namimili ka na kung sino-sino yung mga ninang sa kasal ninyo ni Bong nitong July, patunayan mo yun para hindi ka mapahiya dun sa mga viewers mo. Para hindi manglalagas ka na, manglalagas yung viewers mo sa iyo at hindi sila mag-isip na ikaw ay sinungaling. Lahat yun, ipatunayan mo yun sa mga tao. Hindi ba? Na wag lang sa salita, patunayan mo yan sa gawa mo. Pero sa nakikita po natin ngayon mga Kabusiness, parang unti-unti na niyang bibitiwan itong si Boss, si Bong, sa mga pananalita niya. Hindi natin alam bukas makalawa kung ano nang mangyayari dito kay Bong. Totoo ba talaga ito na ito ay binanggit niya talaga sa live niya? Na hindi niya na ipapakita yung mukha ni Bong sa mga viewers niya. Kasi kumpante siya sa sarili niya. Kahit wala si Bong, mayroon pa rin siyang views. Kaya hindi niya na ito gagamitin. Ayaw na daw niyang ipasali pa si Bong sa kanyang live. Yun ang sinabi niya. Hindi natin alam kung ano ang malalim nitong dahilan. Kung bakit nagbigla nagbago ang isip nitong si Clarissa tungkol dito kay Bong. Samantala, ang sabi niya, nirehab ko si Bong sa aking pagmamahal. Kabusiness, mga kapapi, kinilig ba kayo doon? Oops, alam ko, hindi kayo kinilig. Naasar kayo doon sa sinabi niyang iyon. Asar na asar kayo doon sa sinabi niyang iyon. Na nakakatawa sa asar, di ba? Maasar ka o matawa ka sa sinabi niyang nirehab ko si Bong sa aking pagmamahal. Ang tamis ng dila nitong si Clarissa, walang kasing tamis. Sana totoo yung mga pinagsasabi mo. At sana kung ano man ang sinabi mong matamis kung bakit tumalikod si Bong dito kay Kabusiness, sana tuparin mo yun. Kung ipinangako mo man kay Bong ang pagpapakasal nitong July, tuparin mo yun. Para hindi ka manglagas dito sa mga viewers ni Kabusiness. Solid supporter ni Kabusiness. Yon ang hangad nila. Ang pakasalan mo si Bong. Wala nang iba. So hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa aking bagong subscriber, shoutout po. And please don't forget, Kabusiness Official, Papa Dins TV at Family Kabusiness and Young Russell. At ang lahat po ng aking mga co-reactors, please don't forget to subscribe them. Taong Gala Vlog, Analisa Reality Vlog, Anime Reaction TV, Reactors TV, Mumplers Channel, Karing Apturak Vlog, NPLC Katangay Vlog, at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all, magandang gabi at magandang umaga sa Pilipinas. Bye-bye po, Bira, Banat, Lipad. Bye-bye po.